Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya't may kagalakan sa ating puso, sariwain natin ang ating pananalig at pag-asa sa Kanya, sapagkat Siya ang ating buhay at muling pagkabuhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapaganap sa Pasko ng Pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagalomong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol, sapagat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagat gabi na noon. Gayunman, marami ang nakarinig ng kanilang pangangaral at sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at mga matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siyang gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay na siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ng Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at nananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay.
Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, Nat, Tinaguri ang Kambal, Nataniel at taga-Cana Galilea at mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang mahuli nung gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya makilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. At kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang. Sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang. Mga 90 meters lamang. Pag-aho nila sa pampang, ay nakakita sila doon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya
kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy tayong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno sapagkat ang sandigan ng ating pananampalataya, ang dahilan ng ating pagsunod, pagpapakabuti, pagsasakripisyo ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil kung hindi siya muling nabuhay, baliwala lahat ng ginagawa natin. Mag-uwian na lang tayo, mamasyal na lang tayo, matulog na lang tayo. Pero dahil muling nabuhay si Jesus, may dahilan para magsumikap, magpakabuti at maging tapat. Kaya nga tayo'y nagpupuri sa Kanya, nagpapasalamat sa Kanya. At ngayon ay Biyernes na naman, araw ng ating debosyon, araw ng ating pag-alaala kay Jesus. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil muling pagkabuhay, sabihin natin, Alleluia! Praise the Lord! At muli palakpakan natin ang Jesus Nazareno muling nabuhay. Dahil alam nyo po, tuwing ginugunita natin ang panahon ng Paskwa, lalo na ang muling pagkabuhay, huwag lang sana isipin natin na ito ay si Jesus Nazarenong muling nabuhay lamang. Kaantabay nito, lalo na kapag tayo lalo pang umuurong o naglalakbay sa panahon ng Paskwa, ay ang muling pagkabuhay din ng mga alagad. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, nung mga mahal na araw, lupay-pay na sila, nagtakbuhan sila, nanghina sila. Ngunit nang muling nabuhay si Jesus, nabuhayan din sila. Kaya sabi ko kanina, kung hindi nabuhay na maguli si Jesus, uwian na. Huwag na tayo magsimba o magpakabait. Pero dahil muli siyang nabuhay, may dahilan din para mabuhay tayo. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa, ibang-iba na si Pedro. Naalala niyo nung mahal na araw? Makailang ulit niyang itinanggi si Kristo? 3 beses. Natatandaan niyo si Pedro? Nung huling hapunan, sabi niya kay Jesus, ako muna ang mamamatay bago kanila mahuli. Pero mabilis pa sa 4:00, tumakbo na si Pedro. Itinanggi niya si Jesus. Duwag. Kinain niya lahat ng salita niya. Pero ngayon, sa unang pagbasa, ibang-iba na si Pedro. Bumalik siya sa templo. Nandun yung mga nagpapatay kay Jesus. Sinabi, inisa-isa, si Caiphas, si Anas. Aba, matapang na. Para na siyang batang kihapo. Bakit nag-iba si Pedro? Yung dati-rating Pedrong duwag, kinain ng salita,
Nagtaksil kay Jesus Nazareno, aba ngayon, nagmihimala na. Hinaharap na ang mga kaaway ni Jesus at kahit binabantaan siya, hindi na siya umaatras. Bakit? Dahil naiba ang alaala ni Pedro. Muntik na siyang hindi magbago. Kasi gustong makalimot ni Pedro. Gusto niyang makalimot sa nagawa niyang mga pagkakamali. Gusto niya nang makalimot sa kanyang ugnayan kay Jesus. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, nang umuwi sila sa Galilea, bumalik siya sa pangingisda. Gusto niya uling sumubsob sa trabaho. Aminin natin, di ba minsan kaya tayo napapasubsob sa maraming gawain para makalimot? Kaya yung ibang tao halos hindi na umuwi sa bahay para makalimot. Kasi pag uuwi ka lang sa bahay, maalala mo yung problema, yung daming ginagawa, yung gaawayan. Kaya nga ibang mga kabataan natin, mas gusto lang sa lansangan para makalimot. Kaya yung iba, madalas nasa mall, buong araw nasa mall, nagpapalamig, tingin lang ng tingin sa paligid para makalimot. Yung iba, nalululong sa masamang bisyo, inom ng inom, sugal ng sugal, para makalimot. Ilan sa atin? Huwag sana kayong pumunta rito para lang makalimot. Hindi ho yun ang dahilan kaya nandito tayo para makalimot. Hindi yun ang kalooban ni Jesus Nazareno para makalimot. Tayong lahat ay inaanyayahan niyang umalala. Umalala. Pero ano yung dapat nating alalahanin? Siguro nga gusto ni Pedro makalimot, katulad ng mga alagad. Kaya yung mga alagad, nung sinabi ni Pedro, mangingisda ako. Ano sabi nila? Sama kami. Kasi sila rin siguro gusto makalimot. Gusto nilang makalimutan yung nangyari nung Biyernes Santo. Siguro hiyang-hiya sila sa mga tao kasi nung Linggo ng Palaspas, siguro ang yayabang nila, sabi nila, malapit na kami. Tapos, trahedya ang nangyari. Kaya gusto nila makalimot. Pero ang gusto pala ni Jesus Nazareno, hindi ang makalimot, kung hindi ang umalala. Pero anong dapat alalahanin? Siguro nga kaya gusto nila Pedro makalimot, kasi naaalala nila yung atraso nila kay Jesus. Siguro nga kaya gusto nila makalimot, naaalala nila yung kahinaan nila. Guilty sila. Nababagabag ang kanilang konsyensya. Pero mga kapatid, sa sandaling nababagabag ang ating konsyensya, hindi ito dahil gustong ipagduldulan sa atin ng Diyos ang ating kahinaan. Huwag niyo pong iisipin yon. Hindi katulad natin ng Diyos, tayo minsan, di ba, pag pinapaalala mo yung kahinaan ng ibang tao, gusto natin ibaba sila. O ikaw, di ba, kilala kita. Dati-rati, nakulong ka. Dati-rati naman, mahirap ka lang eh. Dati-rati, bagsak ka lagi. Ilang beses natin ginagawa iyon, ipinapaalala natin ang kahinaan. Dati-rati, di ba, babaero ka, kaya huwag kang gaganyan-ganyan, isusumbong kita sa asawa mo. Dati-rati, bulakbol ka ng bulakbol, kaya huwag kang magmamalaki sa akin. Dati-rati, may utang ka sa akin. Ilang beses tayong mga tao, ipinapaalala natin ang kahinaan para lang ibaba ang iba. Pero si Jesus Nazareno, iba po. Siguro nga, kahit papaano ipinapaalala niya ang kahinaan,
Pero ang mas pinapaalala niya, lalo na kay Pedro at sa mga alagad, ang kanyang kabutihan at awa. Bagamat mahina kayo, gusto kong ipaalala sa inyo, malakas ako. Yun ang gustong sabihin ni Jesus sa Sareno. Bagamat naaalala nyo, kayo'y umalis sa akin, gusto kong ipaalala sa inyo, hindi ko kayo iiwan. Ang nais ipaalala sa atin ni Jesus sa Sareno, mga kapatid, hindi ang kahinaan lang natin, kung hindi gusto niyang ipaalala ang lakas ng Diyos. Hindi ang kasalanan lang natin, kung hindi ang awa ng Diyos. Hindi ang pagiging makakalimutin natin, kundi ang pagiging maalalahanin ng Diyos. Kaya pala nabago si Pedro. Kaya pala ibang-iba na siya ngayon. Kasi ang inaalala na niya, hindi yung kanyang kahinaan, kung hindi ang kalakasan ng Diyos. Mga kapatid, ito ang ating ipinagdiriwang ngayong muling pagkabuhay. Ang lakas, ang tagumpay, ang pag-ibig at awa ng Diyos. Napansin niyo po tuwing tayo nagsisimula ng misa, sinasabi ko, alalahanin natin ang ating mga kasalanan. Pero hindi po doon nagtatapos yun. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sapagkat ang mas inaalala natin, hindi yung kahinaan natin, kung hindi yung awa at lakas ng Diyos. Kaya sabi ko kanina, mga kapatid, sana hindi kayo nagpupunta sa Quiapo para makalimot. Kasi para makalimot lang, paglabas nyo, maalala nyo uli problema nyo. Maguguluhan uli kayo. Yung mga nagpupunta sa mall, sa mga peryahan, sa mga libangang lugar, kaya sila nagpupunta ron para makalimot sandali. Pero kaya tayo nandito, hindi para makalimot sandali. Kaya tayo narito para katulad ng mga alagad, ang maalala natin, opo, siguro nga minsan kailangan maalala ang kahinaan natin para magbalik loob tayo sa Kanya. Pero higit sa lahat, para maalala natin gaano kabuti ang Diyos na hindi niya tayo iiwan, na handa siya laging patawarin tayo at bigyan tayo ng isa pang pagkakataon. Nanariyan ang Diyos na bagamat tayo laging nadadapa, bagamat kinakain natin madalas yung salita natin katulad ni Pedro, nandyan siya, hindi nagsasawang ibangon tayo at bigyan uli tayo ng bagong salita. Ito ang dahilan kaya lagi tayo nagpupunta dito. Sapagkat alam natin, mayroon tayong Jesus sa Sareno na hindi nakakalimot. At huwag kayo mag-alala, ang hindi niya kinakalimutan, hindi yung atraso natin, ang hindi niya kinakalimutan, ang kanyang pag-ibig at awa sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, narito po kami. Hindi kami nakakalimot. Narito po kami dahil gusto naming alalahanin ang iyong walang sawang awa at pagmamahal. Mahal na pong Jesus sa Sareno, katulad ng mga alagad, minsan kami tumatatwa sa iyo, tumatalikod sa iyo, nakakalimot sa iyong kabutihan. Mahal na pong Jesus sa Sareno, salamat po at hindi kayo napapagod at nagsasawang alalahanin kami, tawagin kami, patawarin kami,
at bigyan kami lagi ng pagkakataong makabangon at makapagpatuloy sa buhay. Salamat po sa inyong muling pagkabuhay, sapagkat dahil dito, may dahilan kami para mabuhay pa rin. Patuloy niyo po kaming pagpalain at kaawain. Mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Aleluya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan upang samahan tayo sa ating paglalakbay. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoong muling nabuhay, papanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Tahimik nating idalog ang ipanating kahilingan. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay na iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagkapatuo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ang aming mga alay upang ang mga kinahihiligang bagay ay malapitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang pag-ain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya tayo nagsisimba para tayo makaalala, para maalala natin gaano kabuti at maawain ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang ipagbunyi lahat. Natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biring Maria ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nakakalimot sa iyong kabutihan at awa. Patawad po ang kuwang lagi naming inaalala ang atraso sa amin, ng aming kapwa, ang aming atraso. Kaya kami laging nawawalan ng pag-asa at lalong napapalayo sa iyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Para habang... Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Narito si Jesucristo ang muling nabuhay, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangako kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ni Batang Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan na ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at ang inyong tulong po sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng pangayuda, sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan, at sa ating kapwa. Noong isang linggo po, ay tayo rin ay nagbahagi sa mga kapatid nating Muslim dito sa Quiapo sa pakikiisa sa panahon ng Ramadan, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno, tinuturuan tayong magmalasakit at maging mapayapa at makipagtulungan sa ating kapwa. Kaya't atin pong ipagdasal lagi na bagamat tayo'y may kahinaan katulad ng mga alagad, huwag natin kalimutan ang nag-uumapaw na awa at pag-ibig ng Diyos. Sapagkat hindi napapagod si Jesus sa Sareno na tayo'y abutin at bigyan ng isa pang pagkakataon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo,
na siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawan niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang alaala ni Jesus sa sarenong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Oh, for me.